Ito na naman si Inay din. Alam niyo ba, dahil lumaki ako dyan sa Pilipinas, eh, naging paborito ko na talaga ang mga pagkaing Pinoy. Lalo-lalo na yung meriendang Pinoy, yung bang malalagkit. Yung ginagamitan ng mga sweet rice, ng glutinous rice. Ngayon, tumawag yung kaibigan ko, turista. Bisita ko nung nakaraang linggo. Pumunta siya sa LA, bumalik siya sa LA, then babalik siya dito ngayon dahil meron siyang bisita naman galing Canada. Ngayon, nag-request sila ng mga pagkain Pinoy. Siguro, dahil alam nila na medyo masarap lang naman akong magluto, eh, nag-request sila ng espasol. Yan, ngayon po, guys, magluluto naman ako ng espasol. Ito pong espasol ko, masarap daw naman, kaya pinagmamalaki ko na rin. Ito ho, magagawa ko ng espasol, ginagamitan ko po ng 3 coconut milk. Itong brand na to po, napakaganda po, napakasarap po nito. Yan po, 3 po nito. 400 ml ho sa isang lata. Tapos gumagamit po ako ng carnation evap. Malinamnam ho kasi pag carnation evap ang ginamit nyo. 1 cup lang po nito ang kailangan natin. Then, vanilla extract. Kailangan po natin ng 2 tablespoon lang. Then, ito po, sweetened. Shredded coconut. Ito po yung ginagamit din sa paggagawa ng coconut macaron. Ito naman po, 1.5 cups lang ang kailangan. Sugar, 2 cups sugar. And 1/2 glutinous rice. Ito po yung pang-spread sa ating espasol pagkatapos maluto. Ito po ay isinasangag din ng konti lang. Tapos, yung ginagawa ko po, yung iba po, ito na rin pong ginagamit sa paggawa ng espasol. Pero yun sa akin po, iba po. Yun po bang natural, minana ko pa po sa mga ninuno. Ito po ang ginagamit ko. Natural na malagkit. Ito po ay 3 cups nito. Ito po ay isasangag natin sa pan hanggang sa mag-brown. After po niyan, simula na po tayong magluto ng espasol. Kuha po tayo ng isang pan. Pero dahil po gusto ko ay hindi po tumatalsik yung mga piraso ng glutinous rice o ano malagkit, dumamit po ako ng isang casserole. Ito po siya. Nilagay ko po sa blender. Ito naman po. Magigiling naman ho tayo ng sinangag nating baking rice o malagkit. Nilagay ko po sa blender. At magsisimula na po tayo magigiling ng ating malagkit. Lagay po natin sa crate.
Inuulan po natin ng 3 minutes ang coconut milk. Ayan po. Mukulo na po. Susunod naman po nating ilalagay ay ang 1 cup sugar. Haluin po natin para po mag-mix po yung sugar sa coconut milk. Haluin po natin ito ng mga 10 minutes para po ma-dissolve yung sugar. After 10 minutes po, ilalagay naman po natin itong toasted or yung young coconut or yung shredded coconut. Alam nyo, mas maganda ho kasi mahal ho dito yung young coconut. Mas masarap sana po kung yun ang ilalagay. Pero dahil yun, dito po sa Amerika, napakamahal po nun. Tsaka, mahirap po magkayod. Ito na lang po ang aking ginagamit. Shredded coconut. Nasa pack lang po ito. Nabibili po ito sa groceries. Haluin po natin siya. Hanggang sa mag-mix din po siya. Five minutes. Then add vanilla, 2 tablespoons. And kasunod po naman nun, ilalagay na po natin ang 3 cups na toasted glutinous rice. 3 cups lang po, oh. Pakukuluan po natin ng 3 minutes ang coconut milk. Ayan po. Mukulo na po. Susunod naman po nating ilalagay ay ang 1 cup sugar. Haluin po natin para po mag-mix po yung sugar sa coconut milk. Haluin po natin ito ng mga 10 minutes para po ma-dissolve yung sugar. After 10 minutes po, ilalagay naman po natin itong toasted or yung young coconut or yung shredded coconut. Alam nyo, mas maganda ho kasi mahal ho dito yung young coconut. Mas masarap sana po kung yun ang ilalagay. Pero dahil yun, dito po sa Amerika, napakamahal po nun. Tsaka, mahirap po magkayod. Ito na lang po ang aking ginagamit.
shredded coconut. Nasa pack lang po ito. Nabibili po ito sa groceries. Haluin po natin siya hanggang sa mag-mix din po siya. Five minutes. Then add vanilla, 2 tablespoons. And kasunod po naman nun, ilalagay na po natin ang 3 cups na toasted glutinous rice. 3 cups lang po, oh. Ayan na po. Nagtitik na po yung mixture. Kaya ilalagay po natin sa low heat para po hindi siya magtutuong. Halo ng halo lang po. Wala pong oras yung paghahalo kasi minsan po yun, di ba? Kung po may sadami, naabot po ng 40 minutes yung paghahalo. Mangalay po, mangalay. Paghahalo. Hintayin na po natin tumigas o mag-tick yung mixture. Saka po natin palalamigin at pagkatapos po i-roll natin sa ating sinangag na glutinous flour. Ito na ang finished product ng ating Espasol.